Pupunta ako sa kasal. Dadaan lang ako. Sabi ni Patty kay Twinkle, hindi naman siguro siya mahuhuli sa eroplano. Sisilip lang siya saglit. Gusto lang niya makita si Jiro kahit sa huling sandali. Kinakabahan ako sa'yo, friend. Hindi ko ipapayo sa yung sumigaw ko mamaya nang itigil ang kasal. Hindi ako magugulo. Nakikinsimpat siya na tinignan siya nito. Nakakalungkot lang na magkakalayo na naman tayo. Para na tayo magkapatid. Pagdating nila sa simbahan, nakita agad niya si Jiro. Nakatayo ito malapit sa entrance ng simbahan. Nakatingin ito sa relo habang kinakausap ang papa niya at ng mga bisita. Hindi naman siya napansin nito, ngunit baka sa mukha nito ang pagkabahala. Sinabi niya kay Twinkle na pumasok sila sa simbahan at maupo kahit sandali lang. Umupo sila sa pinakadulong hilera ng mga upuan. Pinatatag niya ang sarili. Kahit masakit, ay kailangan niyang tanggapin na hindi na sa kanya si Jiro. Kailangan maging masaya na lang siya para dito at kay Sylvia. Bulong-bulungan na wala pa si Sylvia. Magsasampung minuto ng late. May pag-asa ka pa. Bumulong ito sa kanya. Hindi kaya nahalata ni Sylvia na ikaw ang mahal ni Jiro kaya umatras? Shh! Ang bibig mo naman. Saway niya rito. Sabay silang lumingon sa likuran. Ay, papasok na sila Jiro. Nandiyan na yata ang hinihintay nila. Bulong uli ni Twinkle. Eksaktong paglingon niya ay nagtama ang mga mata nila ni Jiro. Agad na iniwas niya ang paningin dito dahil nailang siya. Dumiretso ito sa gilid ng altar. Nagsimula na ang seremonya. Napakaganda ni Sylvia na maglakad dito patungo sa harap ng altar. Bigla tuloy siya na guilty sa ginawa niya nung nakaraan. Paano kung hindi sumipot si Jiro sa kasal dahil sa mga sinabi niya rito? Masasaktan at mapapahiya ng todo si Sylvia. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Mas mabuti na nga siguro na hindi siya pinili ni Jiro. Hindi niya deserve ang pagmamahal nito. Si Sylvia ang nararapat para dito. Napatingin siya sa relo. Oras na para magtungo siya sa airport. Panahon na para magsimula siya ng panibagong buhay na wala si Jiro. Sinubukan niya naman ang sinabi ng nanay niya. Sinubukan niyang ipaglaban ang pagmamahal niya kay Jiro kaya wala siyang pagsisisihan sa bandang huli. Nabiguman siya ay ayos na rin siguro yon. Leksyon na yun sa kanya para kapag muli siya nagmahal, sisiguraduhin na niyang hindi niya papanaigin ang takot at pag-aalinlangan. Magtitiwala na siya sa pag-ibig at sa taong mamahalin niya. Yun ay kung magmamahal pa ulit siya. Kinalabit niya si Twinkle at sinabihan na kailangan na nilang umalis. Hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Jiro kanina nang maliit si Sylvia nang dating sa simbahan. Ang akala niya ay may masama na nangyari dito. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang na traffic lang daw ang mga ito. Naalala niya si Patty. Hindi niya inaasahang makikita niya ito sa simbahan. Nagpunta ba ito para pigilan ng kasal nila ni Sylvia? Aminado din siyang nayayanig siya ng presensya nito, pero pinilit niyang gawin ang tama. Siguro, kung magkakaroon na sila ni Sylvia ng sariling pamilya, ay tuluyan na niyang makakalimutan si Patty. At ito na lamang ang kanyang mamahalin ng buong buo. Jiro, tinatanggap mo ba si Sylvia bilang kabiyak ng iyong puso, sa hirap at ginhawa? Nilingon niya ang napakagandang si Sylvia bago sumagot. Yes, Father. Sylvia, tinatanggap mo ba si Jiro bilang kabiyak ng iyong puso sa hirap at ginhawa? Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito kay Jiro gamit ang malungkot na mga mata. Nagtatanong ang mga matang tinignan niya ito. Inulit ng pare ang tanong, ngunit hindi pa rin ito sumagot. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Sylvia, sagutin mo na si Father, please. Malit siyang nginitian nito. Muli rin itong humarap sa pare. No, Father. I'm sorry. Lalong naglakas ang usap-usapan ng mga tao. Hindi makapaniwala si Jiro sa sagot nito. Alam mong mahal kita, Jiro. At alam ko rin minahal mo ko kahit papaano. Pero gusto kong maging masaya ka. At alam kong hindi ako ang makakapagbigay nun sa'yo. Alam kong mas mahal mo si Patty. Kaya binibigay ko na ang kalayaan mo. Pagkasabi ay tumalikod na ito at naglakad palabas ng simbahan. Hindi agad siya nakakilos. Gusto niyang sundan si Sylvia at pabalikin ito sa simbahan.
pero parang may pumipigil sa kanya. Tila may bumubulong sa kanya kung sino ba talaga ang nasa puso niya. At yun ay si Patty. Lumingon siya sa kinaupuan ni Patty kanina, pero wala na ito roon. Baka nasa airport na ito. Hindi niya alam ang gagawin kung hahabulin ba niya si Sylvia o susundin sa airport si Patty. Nang makabalik si Patty sa Israel, ay agad siyang sinalubong ng yakap ng kanyang ina. Alam na nito ang nangyari kay Patty sa Pilipinas. Tinatagan ni Patty ang loob na hindi na umiyak pa sa harapan ng ina. Job well done, anak. Manalo matalo? Andito lang kami ng pamilya mo. Lahat ng pangyayari ay mayroong dahilan. Maghintay ka lang at may nakalaan para sa'yo. Tumango si Patty sa ina. Sumalubong din ng yakap sa kanya ang kanyang pamangkin, pati na ang kanyang ate para damayan siya. Tama na tong drama natin. Tapos na ang lahat. Kalimutan na natin ang nakaraan. Lahat tayo ay magsisimula ng panibagong buhay ngayon dito sa Israel. Kinagabihan ay nagmuni-muni si Patty dahil hindi pa siya makatulog. Naisip niya sa mga oras na to ay nag-honeymoon na si Najiro at Sylvia. Masayang-masaya ang dalawa. Hindi magtatagal ay magkakaanak na ang mga ito at makukumpleto na ang kaligayahan. Habang siya, hindi alam kung paano magsisimula uli. Tumapa siya sa kama dahil nagsisimula na namang gumilid ang mga luha niya. Kinatok siya ng kanyang kapatid sa kwarto. Ipapakilala sa kanya ang bago nitong mapapangasawa. Kahit tinatamad siya lumabas, ay ayaw niyang masabihan na bastos. Nakipagkilala rin siya sa pamilya ng magiging brother-in-law niya. At masaya siya para sa kapatid. Mababait ang mga ito at paniguradong ituturing at mamahalin din na parang tunay na anak nito ang anak sa una ng kanyang kapatid. Kinabukasan ay nagkayayaan silang mamasyal habang wala pa silang trabaho. Naisipan niyang pumunta sa Temple of Jerusalem para manalangin. Isinuko na niya ang lahat ng sakit sa taas para tuluyan na siya makalimot. Alam niya, Diyos lang ang makakatulong sa kanya para magawa yon. Magaan ang loob niya lumabas rito. Bago niya lisanin ang lugar ay nag-iwan pa siya ng isang tingin at ngumiti. Ito na ang tamang panahon. Bulong niya. Habang naglalakad si Patty ay bigla na lang humangin na malakas at nilipad ang kanyang malong. Sinundan niya kung saan ito papunta at tumigil siya kung saan ito bumagsak. Nang pulutin na niya ito, ay may nagtangkari na pulutin ito. Sa pagmamadali, ay hindi na niya nasilayan ang mukha ng kaharap. Akin po to, sabi niya sa taong humawak rin dito. Only yours. Sagot naman nito. Tila pamilyar ang boses, ngunit hindi na niya pinansin. Kailangan na niyang balikan ang pamilya niya na naghihintay sa kanya. Thank you. Tangi na sagot niya sabay talikod agad. I love you. Dahan-dahan siyang humarap sa tao. Nanlaki ang mga mata niya at naistatwa. Jiro? Kinusot niya ang kanyang mata dahil baka nag-ahalusinasyon lang siya. Nang hindi pa siya makontento ay sinampal niya ang kanyang sarili. Ngayon, sigurado siyang totoo ito at nasa harapan nga niya. Nakangiting tumayo ito at lumapit sa kanya. Nanginginig na tumaas ang isang kamay niya at hinaplos ang buong mukha nito. Hindi ko maintindihan. Nalilito ako. Bakit nandito ka? Si Sylvia, nasaan? Niyakap siya ni Jiro. Umatras si Sylvia sa kasal. Ang sabi niya, mas magiging masaya raw ako sa'yo. Dahil alam niyang ikaw ang mahal ko. Tama siya. Kaya sinundan kita rito at naging masaya nga ako. Kasi muli kita nakita. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kitang-kita niya ang paglalakad ni Sylvia papunta sa altar. At ang pagsisimula ng seremonya ng kasal bago sila umalis ni Twinkle at nagtungo sa airport. Bakit hindi man lang ako sinabihan ni Twinkle tungkol dito? Nakiusap ako sa kanya na isikreto muna para ma-surprise ka. Bago din ako pumunta dito sa'yo, ipinaalam ko na sa nanay at kapatid mo ang mga nangyari. Tinitigan siya nito, puno ng kasiyahan ang mga mata. Na-surprise ka ba? Ayoko maging second option mo lang, Jiro. Halo-halo ang emosyong nararamdaman niya. Mahal niya ito at masaya siyang naroon ito. Pero baka kaya lang ito naroon ay dahil umatras si Sylvia. Inakbayan niya si Patty habang naglalakad. Hindi ka second choice lang, Patty. You're always my priority, right?
bakit hindi mo ako hinabol sa airport? Siguro, kaya mo lang ako pinuntahan dito kasi tinakbuhan ka ni Sylvia sa kasal nyo. Kasi alam mong mahal pa rin kita, kaya malakas sa loob mo. Ang galing naman ang prediction ng idol ko writer na to. Gusto kong gumawa ka ng kwento na masaya ang ending. Pero para alam mo, hindi agad kita sinundan dahil kinausap ko muna si Sylvia. Gusto kong makasiguro na okay lang talaga siya. At nang maayos na ang lahat, pinili kong sundan ka rito. Muntik pa nga ako magka-aberya. Mabuti na lang at gusto rin tayo ng tadhanang pagtagpuin muli. Mahal kita, Patty. Kaya ako nandito. Kung kailan sinukunan niya si Jiro sa Diyos, saka ito bumalik sa kanya. Akala niya, may ibang taong nakalaan para sa kanya. Ngunit ito pa rin pala ang gustong ibalik sa kanya. Kailangan lang muna palang dumaan sa mga pagsubok para mas lalo pang tumatag ang kanilang relasyon. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Tumigil sa paglalakad si Jiro. Bakit? Tamad ka na bang suyuin ako? Bawal magpakipot kahit konti? Nagtawanan silang dalawa. Alam ko namang hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Nakasloob na sinabi ni Jiro. Anong gagawin mo kung itulak kita palayo? Paano kung ayoko na sayo? Panunubok niya. Lalapitan pa rin kita, gaya nito. Inilapit ni Jiro ang mukha sa kanya. Hindi mo ko ayawan, Patty, dahil alam kong ako lang ang gusto mo. Mahal mo ko at mahal din kita. Naduduling na si Patty dahil sa sobrang lapit na mukha nito sa kanya. Kaya tipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang paglapat ng labi ni Jiro sa kanya. Nagmulat siya na mag-iritan ang tao sa paligid nila at nakita niya ang pamilya niya na masaya para sa kanya. Nagsesenyas pa ang mga ito ng isang halik. Nahihiya si Patty ngunit inulit pa rin ito ni Jiro sa harap nila. Walang kapantay na kaligayahan ang nararamdaman niya. Meron nga pala akong pasalubong sa'yo. Bulong nito kay Patty. Ano yon? Nag-abala ka pa? Pikit ka muna. Pikit na, Patty! Huwag na makulit! Sigaw ng ate Kara niya kaya natawa na lamang siya at sinunod ito. Okay, open your eyes. Tumulo ang luha niya sa saya nang makita nakaluhod si Jiro at muling nag-propose sa kanya. Pat, will you marry? Yes! Yes, Jiro! I love you! Magpapakasal ako sa'yo! Sigaw ni Patty. Hindi na nito pinatapos si Jiro sa mga sasabihin. Dahil excited na siyang masuot nito ang singsing sa daliri niya. Nagtawanan at naiyak din sa saya para sa kanya ang pamilya niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Jiro. Pareho nilang kapwa naisip noon na hindi na mangyayari ito. Pero darating palang araw na to para sa kanila. In God's perfect time. Tama lang na bumalik siya ng Pilipinas noon at ipinaglaban niya ang pag-ibig niya rito. Sobrang saya niya. Magkakaroon na sila ng sariling pamilya. Magkakaroon ng mga anak at gagawin niya ang lahat para maging mabuting ina at asawa. Sumikat ang bagong nobela ni Patty dahil kakaiba ito sa lahat ng kwentong ginawa niya. Masaya ang ending nito at hango sa tunay na karanasan niya sa buhay pag-ibig. Buong tapang niya ring ipinakita sa kwento kung ano ang kanyang naging takot sa pagmamahal, kung kaya't maraming natutunan ang kanyang mga mambabasa. Marami ang nagsasabi na isa itong inspirasyon lalo na sa mga kababaihan. Ngayon ay mag-iisang taon na silang kasal ni Jiro. Hindi raw basta-basta ang kanilang love story. May mga pagkakataon din pinupuntahan sila ng mga magkasintahan na gustong magpakasal at humingi ng payo sa kanila. Masaya sila dahil dito. Dahil kahit sa ganitong paraan ay nakakatulong sila sa ibang tao. Sa Pilipinas sila nanirahan. Sa bagong bahay siya itinira ni Jiro para mas maging komportable daw ito. Hindi na siya ang boss sa kanilang relasyon. Marunong na siyang sumang-ayon sa mga suhestyon ng asawa. Naiiwasan na rin nila ang palaging pag-aaway dahil nakukuha nila sa maayos na usapan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Nagkausap na sila ni Sylvia. Hindi ito nakadalo sa kasal nila dahil pinili nitong bumalik sa States. Napakabuti nito dahil kahit nasaktan ito ay pinalaya niya nang walang hinanakit si Jiro. Masaya din siya para sa matalik na kaibigang si Twinkle dahil si Nick ang nakatuluyan nito. At katulad niya, happily married na rin ito. 2 buwan na siyang hindi dinaratnan kaya naisipan niya mag-pregnancy test at hindi nga nagkamali ang kanyang kutob.
magkakaroon na sila ng panganay na anak ni Jiro. Palagi siya sinusupresa ng asawa. Kaya't pag uwi ni Jiro, ito naman ang susupresahin niya. Sa araw mismo ng anniversary nila, ay sinabi niya ang magandang balita kay Jiro. Iyon na ata ang pinakamaganda natanggap na balita ni Jiro sa buong buhay niya. Matagal niya na itong pangarap, mas lalo pang dumoble ang pag-aalaga niya kay Patty. Kaya't balik sa dati ang sistema nila. Tanggap niya na magkakaroon uli ito ng pagbabago sa ugali. Pero hindi niya ito papatulan. Sa halip ay lalong iingatan. Hindi na ako makapaghintay na maging daddy. Hindi na rin ako makapaghintay na maging mommy. Gaya ng isang kwento, hindi lahat ay nagtatapos sa masamang pangyayari. Dahil sa huli pa lang, nag-uumpisa ang magandang pangyayari. Kahit walang forever, kamatayan na lang ang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa.